You know. Good morning. Time check natin. Anong oras na ba? 7:20. Mga isang oras lang to mahigit. Or dalawang oras. Pinaano namin, pinaararo namin yung gitna para maano yung damo. Para, tsaka para sumingaw yung lupa. Ayun o, namumulaklak na ulit. Marami na ulit bulaklak o. Ay, nagpataba na sila. Nililis namin yung ano. Nililis nila yung plastic mulch para masipsip agad. Tapos patubig. Tapos pwede namang ibalag yan para hindi tubuan ng damo. Pakaramdam ko yung talong natin nakakaramdam din na naghihintay ng magandang presyo. Pero actually ngayon balita ko 25 to 30 pesos per kilo na. So maghintay tayo ng mga 1 week pag tumalab na yung pataba. Hinaluan ko nga pala ng ano yung pataba natin. Swire, hinaluan ko ng calcium para gumanda yung talbos niya tsaka yung dahon. Pati ugat na rin. Almusal tayo, almusal. Almusal. Iyon o. Ayan pala yung pangat eh. Paksi yan. Paksi ba to? Ayan yung ano. Itong eklog. Yung gym squad ngayon maglalagay ng lighting dun sa kabila para pag dumating yung punla natin eh, natanim na lang layo. Si ADB puro putik na oh. Kiisip ako ng magandang pangalan sa kanya kasi si Aerox hanggang sa nabenta natin hindi ko nabigyan ng pangalan, basta Aerox lang. Ang laki ng kalabaw ni Edward oh. Dato ako kay kinukuya-kuya ko si Edward, mas matanda pala ako sa kanya. Anyway, ayan, kung mapapansin nyo yung gulong niya naka kumaga all terrain pang off-road. So, marami siyang spike. Pangalanan natin siyang Spike. Ayun o. Pinapakilala ko po sa inyo si Spike. Yan, yan po yung araw-araw kasama natin sa araw-araw. Dito sa amin, maraming talong na naapektuhan sa sobrang init. Ayan, ayun ang abangan natin. Kaya malakas ang pakaramdam ko na gaganda yung presyo ng talong. Yan ang iabangan natin, yung mga bagong bulaklak na yan. Pataba tapos patubig para dire-diretso. Yan, delikado rin yan. Si Black na dali nga. Kaya nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil dito sa amin maraming natuyuan ng deep well. Yung sa amin dito sa farm 1 tsaka sa farm 2 buhay pa rin. Maalala nyo si Parin Pade doon umiigib sa amin. Ayan, may pataba na yan. Ayan, para matunaw. Ayan o, lakas o. Sana magtuloy yung mga bulaklak na yan. Nagiging bunga na yan. 3 months old, mahigit 3 months and 1 week siguro. So mahaba-haba pa yan. Bago tayo abutan ng tag-ulan na talagang yung maulan tapos yung irrigation, bawin-bawin na tayo dyan. Ito naman sila oh. Tataba ng mga kambing oh. Bibilog.
kayong pupunta sa Maaisan, ha. Yung damulag ng Edward? Batman. Si Batman. Ah, binabad sa ilog para mapreskuhan. O, bagong ligo siya niyan. Nilalagyan ng net sa ano, sa bibig kasi kakainin niya yung mais. Bibira na si Batman. Bago mananghali siguro matatapos na to. Maaga pala siyang nag-umpisa. Lasingko. Para makasingaw yung ano, lupa. Ano, lalaki na sila. Nauud na yata. Yan na si Batman, oh. Pantaman lang yung basa. Ang gandang ano yun. Araruhin, oh. Kahapon ang lakas ng ulan sa San Fernando habang nandun kami glaparin Ronald. Mahigit sang oras sa farm 1, tuyong tuyo dito, mukhang basa din ang lupa, oh. No, nakabili na sila ng nylon, kulay blue, lagi namin ginagamit. Ulitin ko po, huwag ko kayong bibili ng dilaw, marupok. Isang gamitan lang. Ito, hanggang dalawa pwede. Ayun, kay Saldi, pwede pa. Yun din sa kabila yun, lalagyan natin. Kasi tinanggal namin, pangalawang tanim na, yung kay Saldi, pangalawa pa lang. Tapos yung sa bubong, sa atip, meron mga nalagot. Kaya, ito, one ply ang gamit natin. Banana twine. Tapos yung kay Saldi, hindi niya inalis yun dito sa kita ng ampalaya. Pero yung sa bubong, yun ang inalis niya kasi nahihirapan siya sa pagtanggal ng baging ng ampalaya. So, papalitan natin yan. One ply na banana twine. Konting tiis na lang, guys. Mga 1 week na lang mahigit. Darating na yung order nating crafted. Ayun, shoutout kay Cap tsaka kay Ate Marites, ito yung binigay niya sa ating kagabi. Sarap to. Alala ko nung pumunta kami nila parang ready doon kila Cap, pinamerienda sa amin niya, mainit-init pa, ang sarap. Ano nabili niyo ulam niyo? Manok niya, sinigaw. Nagkakabit na ba yung dalawa? Hindi pa, inaad pa lang yung iba. Oo, huwag nyo munang ikabit. Lagay natin pag malapit na, siguro mga 3 days before. Yung sa bubong, pwede yun, sa itong banana twine. Yun na muna unahin ninyo. Yung sa taas. Pero ito, tsaka na. Yung sinasabi ko, guys, malaking pasasalamat natin, di natutuyan dito sa kila Saldi Santa Isabel, marami daw natuyuan na deep well. Nyo, nagtibag to? Ano, buhangin? Lupa. Ito yung kinakatakot natin, pero sa awa naman yung Diyos, meron pa rin, malakas pa rin naman yung tubig, ano? Tsaka yung sa farm 1. Onting tiis na lang tayo. Maganda yung presyo ng ampalaya ngayon, 75 yata, 1 kilo. Tapos yung sitaw, 100. 10 kilo yan. Ito yung sa ano, yan sa baba.
yung kakapitan ng Ampalaya. 10 kilo. Magkano isang kilo? 180. Ah, pareho. Hindi, ito. Kuya, pareho. Ah, pareho lang. Ito 180 din, itong banana twine. Ito yung sa bubong. Sa atip. Ito, matibay-tibay ito. Inalagay natin sa taas. Ito yung nag... Saan kayo bumili? Kay Roland. Medyo ano ito eh. Nagninis-nis. Okay naman, hindi naman ganun ka-big deal. Nung nasa kasiguran kami, nabasa yung cellphone ni Patrick. Ayun. Tuloy nang nasira. Ayan, nagpakuha siya ng cellphone kay Macy's. Ito, merong ano, merong giveaway, oh. Teka, yun ako, meron pang libreng bag. Oo, pang lusong. Lalagyan ng gulay. Ah, hindi po. Bag pang libre, ha. Kuha na iti. May napuno na kanoy, may napuno kaya kanya ba? Kaminado. Ano yung para yung blow? Hmm. Hindi, okay, salama. Nag-abono daw yung dalawa yun. O de, thank you. Misa-misa, nag-abono kayo. Ayan. Ayan, shoutout nyo muna si Cap tsaka si Ate Tess. Ayan, shoutout po. Ayan, galing din sa kanila to eh. Itong mangga. Tsaka itong ano. Kain po tayo. Kain po, kain tayo. No, kumain na ako doon sa farman eh. Inihigpitan ni Saldo yung balag. Tapos dito yung mga mahihina na yun, dodoblihin natin para sigurado tayo mabigat-bigat ang grafted. Gaya nung kinuwento ni Boy, yung nakabili ng Aerox, bumagsak yung balag nila. Kasalukuyan silang pumipitas. Eh hindi pala na ano yung mga serga nila ito. Hindi na na-check up. O na-check up nila pero kulang sa ano. Kailangan dyan doble. Huwag mo nang alisin to. Maglagay ka na lang ng panibago. Ay, dyan sa kabila. Pinapacheck ko sa James Scott para bago dumating yung punla natin. Yung grafted eh. Ready na. Mahirap kasi yung nandyan na. Nakagapang na. Tapos may bunga na. Tsaka mo i-repair, wala kang pag-asa doon. Mas mainam pag wala pang laman, eh agapa na. Kasi kung nandyan na yung bunga, yung Ampalaya, nandyan na yung bigat, hindi mo na mahihila yan. Hindi mo na ma-repair. Ayan, malinis na. Malinis na. Sulit na itong balag na ito. Pangatlong tanim na natin. Kumita tayo ng konti sa Ampalaya. Kumita tayo sa sitaw. Medyo maganda-ganda. This time yung pangatlo. Sana yung tamang presyo lang para sa farmers. Hindi naman tayo humihingi ng sobrang laki. Eight days na lang makakapagtanim na tayo dyan. Siguro dito nung isang araw malakas ang hangin eh, no? Bumagsak yung isang sanga. Eh dito pa naman ako natutulog. Bumagsak sa ulo mo to, yari. Nabigat-bigat din to. De, paalalahanan mo sila. Paalalahanan mo, baka dito matulog may nalalaglag na sanga, yo. Oo. Baka ayan oh. Delikado tayo. Babangasin ng mukha mo sa ulo, nako. Di ba, alin diyan na lang muna kayo.
Usually guys, ang nilalagay namin, isa, dalawa, tatlo. So ngayon maglalagay na lang tayo sa gitna, since yung grafted natin eh hindi na natin ibabalik, padidiretsoin na natin sa taas. So isa na lang dito sa gitna tsaka sa ilalim, kasi dati naglalagay kami sa dalawa, tatlo, pang-apat yung sa taas, kasi binabali namin yung ampalaya. Pero ngayon dahil grafted, diretso na, isa lang sa gitna tsaka sa ilalim. Ready na. Bandang huli, naiinip ako doon sa punla natin. At meron nga pala nagtatanong kung saan kami nakakuha noon. Dati kumuha ko sa San Ildefonso. Tinuro ni Saldi yung ano ba yun? In Fortuna. Pwede nyo i-search sa Google yon. Pero ngayon itong huli, si Saldi nakakuha yata sa Gawing Pampanga. Mas nakamura siya doon. Nakamura tayo ng 100 yata per tray or 200. So malaki din yun, di ba? Pagka 20 tray, eh 4,000 din yun. Ano lang, alisin na lang natin yung kapasya to. Okay pa naman siya. Okay pa naman yung sa bubong niya. Mahigpit pa naman. Meron lang konting mga napatid. Pero all in all, konti lang i-re-repair natin dyan. Dito tayo magtatagal yung ilalagay natin kulay blue na to. Yan ang matagal. Lalo na kung tatlo yan, tatlong ikot. Eh pag isa lang, dalawang ikot lang siya. Yan yung isa sa matagal na ilagay. Ito mabilis lang to eh. Pero yung kakapitan ng ampalaya dito, tagal. Siguro mga 1 week. 1 week natin ilalagay yan. Oh, nagugubat na yung ano, ah, dulo, ah. Yan, ito na yung magiging ano, pangalawa. Hindi na natin lalagyan dito. Para pag naglagay tayo ng patayo, eh dalawang ikot na lang. Kumusta ka, Loy? Ayos lang. Tapon, parang ng tapon ete. May bagong tanim na naman. Putol na eh. Malapit na pong dumating yung aming punlang ano, ang patola. Na ngayon eh. Bukas 19. Bali 8 days na lang yan. Ay, 7 days. Nang tigila hinahanap-hanap ko at maasang
Oh, kayo bilis ng buhay. Kaligayang nakamtan. Na? Gamot na bawal. Ay? Nakakasira ng buhay. Nakakasira ng buhay. Ha? Kinakanta mo kahapon yung paborito mo sa video. Ay. Hindi nga, parinig mo sa viewers. Ay. Basic net, right? Basic lang po yan. Basic. Kayang-kaya po namin yan. Paring Taloy, tsaka ni cameraman. May cameraman. Yes, naman. Basic na basic. Basic lang ang trabaho dyan, guys. Basic na basic lang yan. Basic lang. Basta may tiyaga, may nilaga. Nasa ano lang yan? Kikisamahan. Sa trabaho, kailangan po dyan. Samahan talaga. Sipag, tsaka malasakit sa, ano, sa hanap buhay. Isa't huwag natin kalimutan yung sa taas, sa Panginoon. Tapos ito yung pinaka-importante. Dodoble natin to para sigurado tayo. Mahirap na kasi yung ampatola ay mabigat. Yung puno nun halos isang dakot na gano'n. No? Ganyang kakalaki. Kaya mabigat siya. Ito yung... Ito matibay to. Solid to eh. Merong mga maninipis. Yun ang kailangan natin. Doblehin. Ito, matibay yan. Ito, ito, duda ko dyan. Yung mga kahoy na yan. Malamang yan, bali na yan. Oh, yan, mahina yan. Mababali yan pag sinipa mo. Ay, iba yung kawayan, lalo na pagkapuno. As yung kay Saldi, konting repair na lang din. Pati yung mga serga. As yung pinakabubong niya na lang. Iigpitan na lang yung mga alambre. Para pagdating ng punla natin eh. Ready na, tatanim na lang tayo. Alam niyo po yung paglagay niya para humigpit siya. Yan, humigpit. Nyo, baba mo konti. Nyo, baba mo. Tumataas ka na. Yan. Hanggang bewang mo, bewang. Para may palatandaan ka. Yan. Yung kay Saldi, bumaba ng husto yung balag niya. Kaya kailangan niyang higpitan yung alambre. Kasi hindi na siya naglagay ng ganito. Palang. To. Malaking tulong din to eh. Yan, kahit dalawa lang, kada isang span na ganito, o pwede rin isa sa gitna, mas mainam kung dalawa, kasi makakatulong din to pag mabigat, may salo din siya, yan o, sa amin dalawa sa pagitan. So kami, okay na dito, re-repair na lang namin yung mga alambre tsaka yung serga.
Ayan, matulad niyan guys. Oh. Hindi mo ito mag-check up. Tapos may bunga na. Eh, wala na. Wala nang pag-asa nun. Papalitan natin yan ng bago. Yan, yung mga ganyan, mahina yan. Mga ganyang klase. Yung ganito, solid. Maliit ang butas. Yan, kahit maliit yan, matibay yan. Yan, tulad yan. Papalitan natin yan. Oh, laking butas eh. Tsaka yung mga kahoy na yan. Tuyo na yan, madaling mabali. Order to ulit tayo. Sa hain ako umorder niyan, hindi ko alam kung hindi sila nagtaas ngayon. 20 pesos isa niyan. Saluyot. Pwedeng ipun lahat oh. Yan po yung buto ng saluyot. Kung gusto nyo magtanim, pag nagbunga na, kunin nyo lang to, tsaka nyo patuyuin yung buto. Tapos asaboy mo lang sa lupa, tutubo na yan. Hindi namin pinapatay para makapagpunla tayo. Pang ulam. Ito na lang. Yan na lang. Linis na. Bukas Sunday pala bukas. Bukas. Monday makakapaglagay na tayo ng patayong ganun. Kulay blue. Ito kung papansin ninyo parang nasa kalahating hektarya no, dahil mahaba. Pero kung sa lapad, kulang siya sa lapad kasi ito, 10 tudling lang to. Yan. Siguro kung isasama mo yung kay Saldi, nasa ano yan, kulang 1 hektarya. Mga 8,000 or 9,000 square meter. Yung balag natin na to in total. At konting tip nga pala, pag mag-aampalaya kayo, kailangan itong kakapitan ng ampalaya, ganyan lang ang pagitan. Napaka-importante po niyan. Huwag niyong titipirin. Kasi dyan kakapit yung mga sanga ng ampalaya. Pagka madalang at makapal yung sanga ng ampalaya, ang mangyayari, malalaglag siya kasi walang kakapitan. Lalo na pag may bunga na, malalaglag yung sanga, masasaktan yung halaman. So pagkaganto lang ang pagitan, maraming sanga, marami siyang kakapitan. Yan. At uulitin ko po, pag nagtayo tayo ng balag para sa ampalaya at natamnan na natin ang butong isang beses, huwag na po natin uulitin. Kasi mapapatubo natin siya, gaganda siya, pero pag namunga na, doon natin makikita yung mahina na yung lupa. Diyan po pumapasok yung grafted. Yung grafted po kasi pwedeng ulitin. Halimbawa, tulad niya, natamnan na ng ampalaya, yung buto, pwede nating ulitin kasi patola po yung puno niya. Kaya dito sa amin, karamihan ng mga nagtatanim ng gulay, kahit marami silang lupa, naghahanap pa rin sila ng marerentahan kasi gusto nila yung basal, yung tinatawag naming basal. Hindi pa natamnan ng ampalaya. At yung tungkol naman po kay cameraman, ang usapan namin. Kasi nakikita ko siyang nagtatrabaho eh. Sabi ko, ang usapan natin, camera lang yung hawak mo. Hayaan mo yung trabaho nila. Minsan walang shoot, may inip siya, tumutulong siya. So sabi niya, ito okay lang yun, sabi niya, wala naman akong ginagawa eh, sabi niya. So hinayaan ko na, kung makikita nyo, tumutulong siya sa trabaho. At isa pa, pagka wala kaming masyadong trabaho, walang masyadong shoot, hindi ko siya pinapapasok kasi hindi natin kaya. Yung gaya ng sabi ko, hindi ko siya pinapakilala dati kasi hindi ko pa siya ma-introduce sa inyo as regular na gym squad. Kasi nga, natatakot ako isang araw na hindi natin kayanin. Diba? Kaya merong times na hindi ko siya pinapapasok pag walang masyadong trabaho, walang masyadong i-co-content. Ngayon, tumutulong siya, tuloy-tuloy na. Diba? Siya na nag-insist. Wala namang ginagawa to eh, okay lang yun. Tsaka kinausap ko na rin si Sarah, okay lang naman sa kanila. Trabaho yan eh. So siguro guys, yan muna yung vlog natin ngayong araw. At kita-kita tayo bukas. Sunday, pipitas tayo ng talong dun sa kabila. Maraming salamat!
sa din. At huling message lang po, pag merong problema yung isang tao o kung merong balibalita, huwag po kayong maniniwala sa isang tao lang. Huwag po kayong maniniwala sa kwento ng isa. Kailangan both sides pakikinggan po natin para fair, para balance. Yun lang po. Thank you.